Inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Justice Department si dating presidential spokesperson Harry Roque at iba pang personalidad na iniuugnay sa isyu ng Pogo. Tinawag yung harassment ni Roque at nakatutok si Salima Refrang. Dahil sangkot umano siya sa Lucky South 99 Pogo at sa may-ari ng nirentahan nitong lupa sa Porac, Pampanga na Whirlwind Corporation, inisyuhan na si dating presidential spokesperson Harry Roque ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Justice Department. Ganito anya kung may flight risk ang isang iniimbestigahan. Ayaw naman po natin na sa gitna ng investigation, bigla na lang silang aalis at hindi natin alam. Sakop rin ng order si dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC official Dennis Cunanan, Lucky South 99 PAGCO representative Cassandra Liong at siyam na iba pang incorporators at officials ng illegal na Pogo. Our information also states kasi na si Cassandra Liong ay lumabas na po daw ng bansa. That was one of the reasons which prodded us na maglabas na po ng ILBO. Dahil sa ILBO, kailangan ng abisuhan agad ang Justice Department kung magtangka silang umalis ng bansa. Maliban kay Cunanan, wala pang reklamong hinaharap ang iba pang nasa order. Tinawag ni Roque na harassment ang ILBO dahil iilan lang umano ang mga ebidensya laban sa kanya. Pinapatahimik umano siya bilang kritiko ng administrasyon. Wala raw siyang dahilan para mag-abroad at haharapin ang mga alegasyon laban sa kanya. 12 naman po yung nakalagay dun sa ILBO. Kung nandun po yung pangalan niyo po, and you're part of those being investigated, I don't see any reason why there's a problem or how that could be political harassment. Samantala, no-show sa Justice Department sa suspended Bamban Mayor Alice Guo ngayong deadline ng submission ng counter-affidavit para sa hinaharap niyang reklamong qualified human trafficking sa kagawaran. Submitted for resolution ang reklamo laban sa kanya. Kung hindi po sila mag-submit ng counter-affidavit, they will waive their right now to answer the allegations in the charge. Tatlong respondent kabilang si Cunanan ang binigyan ng 10 araw para maghain ng kanilang kontra sa laysay. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refrang, nakatutok, 24 oras.